gumagawa at nagpapatupad ng hakbang ang mga tauhan o lokal na tauhan ng pamahalaan ng lungsod ng Pagadian upang matiyak na maging ligtas ang kanilang mamamayan sa kabila ng mabilis na pagkalat ng COVID-19. Si Brian Gilianggao sa detalye. Sa dami ng trabaho ang aasikasuhin ngayon ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Pagadian, magi ng mga kapulisan, hindi maiiwasan ang tanong na kumusta naman kaya ang safety hygiene ng mga nagpapatupad ng batas. Mula kasi nang kumalat na ang virus sa buong Pilipinas at tumarami na rin ang mga naitalang may POI o Person Under Investigation at PUM o Person Under Monitoring ay naging abala na rin ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno dahil sa pigong hatid nitong coronavirus. May mga safety procedures naman daw isinasagawa ang PNP at ang LGU upang hindi raw mahawa ang kanilang tauhan. So, in every office, para hindi kayo mag-direct contact ang agenda na positihon, ang mabatangan ka itong sa amin na mubabol na lang siya. So that mo, tansya ka, ano itong sa amin sa tubangan, di ba? So, pwede na mo mabalimbalin, sila lang na mo, maaam si Tuyo, so, istrihan na ito, parang sa amin. Sa gigay nun ni Mayor nga wala pa ay hindi available ang ato ang mga mas. So, panyo or anything na masampung sa naong o sa ilong o sa baba, ato himoon sa PNP. O existing na ito ang Daka checkpoint, Bolibuan o Gantiguma checkpoint. Naka-alert status raw kasi ngayon ang PNP sa pagbabantay sa mga checkpoint maging sa paligid. Pero wala tayong lockdown at walang isigurado na ikan ba sila sa live lugar, pinahagi sa ilang mga ID o kato sila gipasidanan na we are on alert status o bilit. Kung bilit inanglan niya maglakaw-lakaw, mas mayong mapundo na lang ka sa balay. Hindi raw kasi tao na may masamang loob ang nagiging kalaban ngayon ng gobyerno at ng kapulisan. Mga tao rin daw, pero posibleng may daladalang nakakahawa at nakakamatay na sakit. Dan, no? So, paminaw ni mo, exposed na rin ito. Pilara mo ng 2 weeks, sir. Pagalang mo siya, sir. Pagalang na parang stato pamilya, isang kapatulong tayo. Ang sino raw na hindi makakasunod sa patakaran ngayon ng sa ilalim ng executive order ng probinsya at ng lungsod ay posibleng makukulong o makakamulta. Mula rito sa Zamboanga del Sur, para sa IG News, ako, si Brian Gilianggao, we live in interesting times.